Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-ibayong todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Tanong ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may-cognize sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong basura. Reklamo, maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo. Yes, mga kaibigan, magandang afternoon. Narito na ho ang inyong palatuntunan, TGIF, ang BNSP, Balita na Serbisyo pa. Still, at sa abot ng ating kakayanan, nagpupugay yung kami at bumabati sa isang masayang hapon, bagamat marami ho sa atin ang medyo probably pagod, ano, dahil sabi nga yung iba uuwi pa ng probinsya, habol dun sa kanilang family day for tomorrow, o weekend ho kasi ngayon, ano, at napagod sa trabaho, eh, tayo ho'y magkakasama sa kabuuan ng ating huntahan ngayon po namang araw na ito. At masayang talakayan at ilang kapaki-pakinabang na isyong ating pagtutuunang pansin sa ngalan po ng ating mga katawa ngayon pong araw na ito. Mamaya, Servisyong IC o National News ang ating papagsain. Abangan ninyo, probably may makakapanayan po tayo. And of course, ang ating po naman mga linya ng telepono na madalang na ninyong tawagan, yung mga landline. O nga, no? 8470-1750-254. Ang ating text line, 0999-3766-768. And of course, ang napapanahon ngayon at in-a-in ay yung tinatawag nating social media, at which is the yan ho ang makabagong panahon, makabagong radyo, sabi ko nga doon sa ating sinisigaw araw-araw. Ang DWIC ay napapakinggan po web worldwide sa pamamagitan ho ng ating website dwic882m.com at ang ating FB account DWIC882. Yung ating palatuntunan ito, balita na serbisyo pa, ilalag on nyo lang ho doon sa search engine na makikita nyo yan. May lalabas na gwapo yan. Si James Barrecot ako. Yung nasa likod ko na akala ninyo maitim, anino, si Jeric Barreto ho yun. Well, mga kaibigan, hanggang mamaya, marami mga paksaho at impormasyon ang ating tatalakayin. Siyempre, abangan din natin yung ating po namang mga tagapag-ulat, ang ating mga Metro Patrols in particular, ang ating mga Ronda Provincia Patroller, at ilang mga isyong napapanahon ng ating papagsain. In a lighter way, sabi nga, ngayong araw ng Friday, namimiss ko pag Friday yung aking partner na si David Oro, dahil pag Friday, di ba, naalala ninyo, nung old normal ba yun? Nagbibigay si paring David ng mga pagkaing pangkaisipan. Eh, pwede naman yung sigurong i-phone patch, eh, no? Para pa, kahit pa paano, yun man lamang segment na yun, eh, maibigay natin sa kanya. Mm-hmm. Anyway, partner, sana ay okay ka, ha? Salamat sa patuloy mong pagsusuport at pakikinig sa palatuntunan. Anyway, ang ilan ho sa mga may init na paksa, definitely, for today, alam nyo na lahat, alam ko na rin, alam natin lahat, eh, nagsimula na ho yung filing ng mga COC, di po ba? Filing ng mga Certificate of Candidacy for those aspiring for a national and local positions bilang mga opisyales ng ating bansa at of course ng ating lokalidad, ng ating bayan. At hindi diyan pumo-focus yung ating ano, yung ating tanong, bagamat hindi diyan nakapokus sa nakita natin kanina, lalong-lalo doon sa parada ng isang senatoriable na sinasabing hindi naman nila tinawagin mga tao na yun, talaga sinalubong lang sila. Pero dami-dami tao, no? Doon sa kahabaan ng Ross Boulevard ba kanina? O ano bang kalsada yon na nagkadikit-dikit, may dalawa pang mga bandera? Mm-hmm. Bakit alam nila? Bakit alam nilang dadaan doon? Mm-hmm. Anyway, may raming malisyosong isip, eh. Mamaya ho, mga kaibigan, yun natin papaksayin. Pero hindi daw nagdulot ng super spreader event. Ito naman yung pagtatanggol ng panig na simbahan. Yung pagbabalik ng limited capacity ng mga religious gatherings. In particular, yung mga church masses for Catholic faithfuls. At dun sa ilang mga, sabi nga natin, Kristiyano na nagkakaroon ng gatherings
para sila ho ay magkasama-sama at kakanta ng pagpupuri sa ating pinaniniwala ang makapangyarihang Diyos. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Di ba mga ganon? Yun ho ay nagkakasama-sama na sila ngayon. Pero may mga kumukwestiyon. May mga kumukwestiyon na yan daw ho ay probably maging super spreader. Pero ang pagtatanggol ng Catholic Bishop Conference of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang Public Affairs Committee, si Father Jerome Siciliano, na nakakausap natin paminsan-minsan, wala pa sila natatanggap na ulat na naging super spreader naman yung kanilang mga pagsasagawa ng misa. Wala naman daw nakaritang sa kanilang report galing din sa IATF. Kasi nagkaroon na ho ng activity dyan sa ilang mga simbahan. At yung Quiapo Church, kung yung maalala, ay nalalapit na naman sa kanilang mga paghahanda. Bagamat nasa last quarter tayo, pagdarating ho yung pambungad at papasok na taon, ang Quiapo ho ang very famous doon sa kanila po namang kapistahan dyan. So yun ito ho ang ating pag-usapan. Not just this religious gathering na pinagtatanggol ng CBCP na hindi daw sanhi ng pagkalat ng COVID-19. Pass forward tayo dito sa nangyayari ho ngayong pagpunta ng mga politiko with their supporters. Yung iba kasi talagang wala naman daw supporters na nakapunta doon sa pinag-filan dyan sa Sofitel. Pero may mga napansin sila kaninang kakaiba. So, ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. May tuturing nga ba na super spreader ng COVID-19 ang religious gathering at maging ang ating mga political gathering nowadays? Yan ang inyong sagutin later on. And of course, simulan na natin pakinggan ang mga reports ng ating mga Metro Patrol. Metro Patrol reports. Muna dyan si Kuyang Danny Cruz sa area ng Malabon at mga Karatig bayan. Kuya Danny, magandang hapon. Magandang hapon, Edwin. Natapos na ang bagong tatlong palapag na building ng OSCA at ng CSWDD na ipinagawa ni Mayor Lenlen Oreta dito sa lungsod ng Malabon. Ayon sa alkalde ng lungsod, handa nang magserbisyo ang mga empleyado nito matapos mapasinayaan at maisagawa ang blessing. Sinabi ng alkalde ng Malabon, layunin daw ng programang ito na mapabilis ang serbisyo ng City Social Welfare and Development Department. Gayun din ang opisina ng senior citizen. Ang dalawang opisinang ito ay dati matatagpuan sa City Hall ng Malabon na kailangan pang gumamit ng elevator. Ani Mayor Oreta, ginawa ang bagong building para maging maginhawa ang pagkuha ng mga benepisyo, partikular ng mga senior citizen na dati sumasakay pa ng elevator at nagre-reklamo daw dahil nahihilo ang mga ito. Sa ngayon ay wala na daw problema at ang opisinang ito ay nasa ibaba lamang. Hindi kagaya mo, Edwin, ng taas-taas nung inaakyat mo. No. Na, hindi ka nalulula, di ba? Medyo nasanay na. Ayun, no? Kasi nga, itong yung reklamo. Kaya ngayon maayos. Nasa baba na lamang sila. Madaling makuha yung mga pangangailangan nila. Samantalang sa ibang balita, naapurbahan na ang request ni Mayor Lenlen Oreta sa Department of Health na karagdagang ambulansya para sa mga Malabonian. Sa paglilinaw ni Mayor Oreta taong 2019 na magpadala siya ng sulat sa Department of Health at naghintay na maapurbahan ang hiling niyang ambulansya. Habang naghihintay, nakabili na din ang pamahalang lungsod ng ambulansya nang buksan ang ospital ng Malabon. Batay sa City Health Department ng lungsod, napakalaking tulong daw ng 6 na ambulansya na ibinigay ng DOH o Department of Health sa panahong ito na tayo'y nasa pandemya. Ito anya ang pinakamabilis na gamit na sasakyan sa pagsundo at paghatid sa mga pasyente na tinamaan ng COVID-19. Nagpaabot naman ng buong pusong pasasalamat si Mayor Anthony Lenlen Oreta sa walang sawang pagtulong ng national government, partikular ang Department of Health. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Thank you, si Danny Boy. Mula po yan sa area ng Malabon. Danny, nagka pa ba? wala na. Tatanong ko sana kung re-electionist yung si Mayor Lenlen. Kasi alam nyo na, yung mga panahon ganito, lahat ng mga
malalapit na sa pusod ng ating mga kababayan na pangangailangan ay i-deliver ng ating mga local officials, whether sila ho ay kandidato o mga kasalukuyang opisyal, bagi ho yan ang tinatawag nating pagpapabigay ng kanilang malasakit doon sa kanila po namang mga constituent. Nasa sa inyo na ang basa niyan, mga kaibigan. It's 5:44 at sunod-sunod yung ating mga pagsana mga balita at yung iba ho naman naugnay pa rin sa pagtulong ng ilang mga NGOs, not just NGOs, maging mga GOCC. Ito, pribadong sektor ito, na gumagawa ng ilang innovations para ho kahit papano in their own capacity ay makatulong sa pagbangon po naman sa epekto ng pandemya. Ba, nagbigay sa atin ng isang updated report si Patrol 17. DWIZ Patrol! Jopel Pelenio. Jopel, come in. Patuloy ang inobasyon at pagpapalakas ng isang telco sa bansa upang makamit ang minimiting makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino gaya ng fintech, healthtech, adtech, e-commerce at ito pang digital solutions kasama na ang portfolio para sa kanilang wholly owned corporate venture na 917 Ventures. Sa katunayan, ayon sa Globe, mas naging maganda na ang naibibigay nilang serbisyo sa mga Pilipino, lalo na ngayong panahon ng pandemya na karamihan ay gumagamit na ng online. Samantala, dahil naman sa mga kabang na ito, lumabas sa survey noong August ng international market research firm na The Method Research, kung saan ay lumalabas na nakuha nga ng Globe ang pinakamataas na market sa Pilipinas na pumalo sa 36.1% at naungusan ang iba pang telco company. Kaugnay niyan, inihayag ng The Method Research na dahil sa tuloy-tuloy na pagpapalakas ng kanilang serbisyo na naturang kumpanya ay mas tumaas ang market nito sa buong Luzon na may 38.4%, Visayas mayroon silang 36.9% at sa Mindanao naman ay pumalo sa 31.3%. Isinagawa ang digital survey sa mga Pinoy na may higit 18 years old pataas, kung saan 65.4% sa mga ito ay babae at 34.6% naman ang lalaki, habang 51.5% sa mga ito ay taga Luzon, 28.4% ay taga Mindanao at 20.5% naman ang mula sa Visayas. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio, nag-uulat para sa Himpilang May Torong Lakas, DWIZ. Salamat, Jopel Pelenio, sa kanyang update reports na ugnay nga po dyan sa ilang mga tulong na sinasagawa ng ilang mga non-government organization, private sector in particular, dun ho sa pagsumikap ng ating national government, ng ilang mga local government sa pagbaka ho dito sa COVID-19 pandemic. Pero maganda yung mga headlines kaninang umaga hanggang tanghali, no? Sinasabing patuloy ho yung downtrending ng bilang ng mga nagkaka-COVID at very hopeful nga ang ilan ng mga opisyales na baka tayo ay makangiti na ng Pasko this coming Christmas, sapagkat nasa huling quarter na ho tayo ng taong 2021. Sana nga, no? Bagamat admittedly, iba na yung ating magiging dating ng Paskuhan. Yung kamukha nung araw na pag magpapasko, si Gerrick Barreto kasama yung mga kapatid, nakakorto, pupunta dun sa Ninong at Ninang. Naglalakad sila, no? Gerrick, sa mga kalsada. Pagmamano po Ninong, mano po Ninang. Katapos, alam na this. Ngayon Gikas Ninong, Gikas Ninang. Ganun na lang dahil, wow, kinakailangang umiwas . Nababanggit ang Ninong at Ninang, yung aking kumparing aming Sargento de Mesa dito, si Mr. Macose, na namewang na kagad sa akin. Inaanak ko yung anak nito . Sabi dun sa kanyang misis, magpaparamdam ako kay paring Edwin. Malayo pa mako. So, ano mga pangunahing mga balita? Siyempre, yan muna ating sisilipin para sa kapakinabangan. Ngayon lang ho, kadarating lang ng bahay, yung iba naman ay naiinip dyan sa sasakyan dahil nata-traffic. Wala namang traffic, ano? May malay nyo, may mga lugar na medyo mabigat ang buhos ng sasakyan. Pakinggan ho natin ang ilan sa mga may init na balita for today. Issue! 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 Ngayon!
Wala bang sumikat na ano na mga nuisance candidate ngayon? Meron din naman ano, may mga lumutang yung singer, isang singer nagpunta dun sa Sofitel Hotel, maghahain daw ng kanyang COC. At gusto niyang running mate si Vice President Lenny Robredo o Senator Risa Ontiveros. Sabi ni magtira, kilala niyo 'to eh. Ah, yung dati rin nag-submit na ito ng COC na si Chris Aquino ang magiging reyna ng boycott. Pero maganda boses nito, no? Kung sakaling manalo daw siya sa eleksyon, lahat ng kanyang kikitain ay paghahati-hatian ng mga mamamayang Pilipino sa bansa. Alam niyo ba, ginagawa na lang si Ste. Dahil nga gusto lang i-emphasize ng COMELEC, siguro yan ang huwag pagtuunan ng pansin ng ilang mga mambabatas sa mga darating na pagkakataon. Kasi napakasimple ng ano, pamantayan, Gerrick, mga kaibigan, nung mga gustong kumandidato sa national position, pagiging senador at vice-presidente. Napakababaw na kanilang pamantayan. Alam mo ano, basta marunong bumasa at sumulat. Basta marunong bumasa at sumulat, pero hindi sinabi kung marunong umintindi nung kanyang binabasa. Yun. Pwede nang maghain. Tapos, kinakailangan likas na ipinanganak sa Pilipinas. Ibig sabihin born in the Philippines, Filipino citizen. Walang kasong kriminal, walang ano mamang, pero hindi, baliktad eh. Walang kasong kriminal. Nagtataka ako, dami-dami natin mga kandidato, puro ang daming kasong kriminal eh. Gagawa pa lang. bumabanat ka na, Gerrick, ha? Gusto mo nang maglagay ka ng mikropono dyan. Pero anyway, meron namang ilang mga kilala ng personality na naghain na rin ang kanilang mga COC. Hindi naman maitatanggihan yung kanilang kapasidad. Nandyan ho, mga kaibigan. Pero ito, bago tayo pumaksa pa sa mga mainit na balita, we're trying to get in touch diyan po naman sa isa sa mga napakahalagang departamento ng ating pamahalaan, mga kaibigan. Ito'y makailang beses na namin tinatawagan. Lagi na lamang hong nagbibigay ng alibay mga opisyalis, di namin makontak. Baka nakikinig ho ang Malacanang. Pakikalampag nyo nga yung mga nandyan sa LRA. Diyan po sa Land Registration Authority. At si Micah Seriaca, kanina, tuwan-tuwa, may sumagot daw sa kanya. Ma-interview natin, sir, yung isang deputy administrator. Kahit ka ako hindi yung administrador, dahil yung administrator nila, parang may laurel sa ulo, nang hirap hanapin. Meron daw kumausap sa kanyang deputy administrator. Sige, iha, tawagan mo ako mamaya. Nung tinawagan na daw, patay na yung cellphone. Bakit po natin gusto makausap yung LRA, yung mga opisyalist ng LRA? Kasi po, may mga lumapit sa ating himpilan, particular sa balita na serbisyo pa, naugnay nga ho doon sa, sabi nga natin masikip na pintuan yata ng LRA para doon sa mga gustong makipag-appointment sa kanila. Dahil may mga kinakailangan din ho namang mga kaibigan na mga titulo na maayos, mga problema dyan ho sa mga lupain, mga parcel ng lupain, ari-arian. Hindi ho napagtutuunan ng pansin yata ng LRA at tumatamba ko sa kanila yung mga kaso, lalo pa yung ilang mga idle lands na inuukupa ng ilang po namang mga tawagin natin informal settlers. At the same time, yung mga lupain na sabi nga natin ay tawag nito, yung hindi na napapakinabangan. At ito po na may atin po namang tatanong sana sa LRA. Ang kaso, tinignan namin yung mga opisyalis ng LRA. Ang ganda nung kanila po namang mga profile. Nakalagay doon sa kanilang profile handang makinig, handang dumulog, handang tumugon sa inyong mga idinudulog na problema. Problema, di namin makausap. Yun ang problema. Hindi namin makaugnayan. Maging administrador ho nila, mga kaibigan, dyan sa LRA. Sulat mo nga yung pangalan ng kanilang administrator dyan, anak, sa kanilang deputy administrator. Para at least mapaninig sa ating mga kababayan ko at maging sa Malacanang, kung nakikinig ang Malacanang. Dami ho kasing mga nagtatanong natin mga kababayan. Dapat yung mga ganyang mahalagang departamento o ahensya de gobyerno,
eh, nagkakaroon man lamang kayo ng skeletal force o yung tinatawag natin 24/7 na hotline. Huwag na 24/7. Oh, 27 na lang. Huwag na yung 24 na oras, kundi kahit hanggang alas 8 lamang ng gabi, may makausap yung mga taong dyan. Sapagkat marami ho, lalong-lalo pa, yung mga business areas o mga lugar na dapat eh, tatayuan na ng mga mahalagang establishmento para makamove on yung kanila po namang mga negosyo, eh matayuan, pero hindi. Yung LRA ho eh, patulog-tulog. Tinamaan ng magaling. Yung LRA, yung mga opisyalis dyan yata, parang naghihilik. Oh. Ayat na kami ho'y gusto namin makipag-usap sa inyo. Kaya nga kami tumatawag eh. Ang problema ho, makikipag-usap kayo saglit, lalo pa pag ipapasa nyo sa kabila. Maswerte kami pag yung ipinasa nyo sumagot. Pag sagot naman, ito ang kanyang sagot, eh pasensya na ho. Hindi ako authorized magsalita patungkol dyan. Eh sino authorized sa inyo? Lagi na lang hong ganon, magpapasahan lang ho kayo. Pero pag bubukas ng oportunidad yung ganyang departamento at wanted, ganito, administrador, deputy administrator, kakapal ng folder o resume, curriculum vitae, na pinapadala ninyo sa ating executive secretary. Di ba? Para kayo ho ay makaupo dyan. Ang hirap po sa inyo eh. Ngayon, pag nakaupo na kayo, ala na. Eh, kayo na kailangan yung servisyo ng ating po namang mga kababayan. Ako, please lang ha, papalo po namin ito at hindi kami titigil. Hanggang sabi nga eh, hindi kayo sumasagot. Parang laging sinasabi sa akin isang dyan. Hindi kita titigilan, Edwin. Anyway, 556, mga kaibigan, tuloy-tuloy na mga balita pa rin ang ating po namang pagtutuunang pansin, mga kaibigan, habang eto may panawagan, no, maganda itong panawagan na ito, ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, sa mga botante, ang kanilang panawagan ay maging mapanuri. Huwag magpadala sa mga pangakong bibitiwan lang. Huwag magpadala doon sa mga pakengkoy lang. Isipin ninyo nung mga nakalipas na eleksyon. Eh, kilala nyo na yun kahit di na natin banggitin eh. Oh. Nagpakengkoy lang nanalo eh. Katapos, kutakot-takot pala yung kaso, no? Ay, nako. Ayon kay Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng CBCP, matalinong pagpili ng mga kandidatong iboboto, binabatay ho yan sa paanong makakaapekto sa ang platforma ng mga yan sa pamumuhay natin mga Pilipino. Ano ba yung platform? Doon sa ating mga karaniwang kababayan, dapat alam nyo kung ano yung platforma. Ibig sabihin, yung isang kandidato ay naglalatag ho yan, naghahatag yan ng kanyang mga gustong isa sa batas o ipapatupad na batas sa sandaling siya bigyang pagkakataon ng electorate nating mga bumoboto na mapunta doon sa kamara o dyan sa August body. Ang kadalasan nyo ay sasabihin nilang aayusin natin yung problemang pangkabuhayan ninyo, bibigyan namin kayo ng trabaho. Ano ba yung mga ano, Jeric, yung mga gasgats ng sinasabi? Pag ako binoto nyo yung lubak-lubak nyong kalsada, pasisimento ko. Mga dinggan, di ba? Pag ako binoto nyo, wala na sa inyong... ano ba bang sinasabi ng mga politiko na palagi natin naririnig? Wala na sa inyong magugutom sapagkat padadalang ko kayo lagi ng pagkain. Maniwala ka dyan. Uy, nanay mo kasan? Di pa butante yan. Laging ganun sinasabi ho mga kaibigan ng mga politiko. Libreng edukasyon! Yeah, mga ganyan. Lagi, ganun sinasabi. Ano pa? Libreng high school! Tapos pag nakagraduate, wala muna kayong trabaho! Kasi mas malaki sweldo namin dito. Naku, hindi parte-parte yung ano, yung tamang dapat na paghahain ng ating po namang pondo. Ganda nga na Engineer Eugene Castro, sir. Ha?
bagong tatak DWIC on air. Kaya nagliliwanag mga kaibigan, kita niyo pumupulay pisngi ko kasi nilagyan ho ng reflector dito ng aming chief engineer at nila ng aming mga kasamahan dito yung aming studio ng reflectorized DWIC on air. Makikita niyo ho yan dyan. Pag ayun, nanonood pala kayo sa TV, no? Kaya gumaganda yung liwanag. Pag pinatay ko ng konti. Nalata, no? Dito lang, pag nasa loob ko ng studio. Kaya may mga pumapasok kasi, agad maingay. Hmm. Lalo pat bukas dun sa lunch, ano? Eh, ngayon, hindi na makikita. Ay, naka-on air, yun. Nakaganon daw kagad, sabi ni Jeric Barreto. Yan ang pansaway, ano? Babalik ko tayo, mga kaibigan. Philippine Standard Time. Ganap po namang... Alas 6 na ng gabi. Balita na, servisyo pa. DWIC. Balita na, servisyo pa. Alright, 7 minutes past 6 o'clock, mga kaibigan. Doon sa mga tumatawag ho sa atin, alam niyo namang hindi ko kayo masasagot dahil ako ho'y naka-on air. Huwag niyo na ho kayong nag-attempt na tumawag at kung sakaling kinukutingting ko naman yung telepono ko, itong akin po namang kinukutingting ay mga nagtetext ho sa atin. Ano? Please be advised. Alam naman ho yan ng mga taong marunong umintindi. 6 minutes past 7 at si Jopel Pelanio ay salamat Jopel doon sa yung text messages but none so far. Anyway, yung tinatanong niya. 8 minutes past 6. Ano pa ba mga malaking mga balita? Nako, ito. Wala na rin ngayong ano ha? Wala na rin ngayong dapat nagdadala ng armas unless otherwise kayo ay authorized by law or uniform personnel. O yan. Yan, si Mako lumabas. May dalang baril. Eh, gwardiya ho yan. They are authorized. Ay ba mga guard, Mako, may ano? Meron ding exemption? sa gun ban dapat naka-duty lang. Pero pa kahit naka-duty kayo dapat naka-tagi barrel. Yun, yung kausap ko po yung aming Sargento de Mesa. wala ho silang nakalantad na mga baril. Bagamat yung mga security agency, of course, kasama ho yan doon sa mga pinagkalooban ng exemption sa gun ban. Sapagkat ngayong araw, effective na ho yung gun ban. And marami nagulat ha. Kanina, dahil hindi inasahan ng marami na kauna-unahang maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy, si Pacman, di ba? Dahil siyempre, ikaw ay kilala ng tao, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, iniisip ng marami magpapa-VIP. Oh. Pero mabuti na ang nauna, Noy, sabi niya. At kaya lang talagang yon napansin din ng marami, na bakit alam nung mga tao na dadaan si Pacman doon? Parang magaling yung coordinator. parang magaling yung coordinator at dadaan ka si Pacman at parang maganda ang ngiti nila. Anyway, kayo na, ano, kayo na mag-isip niyan pero baka huy, yan, alam, pasintabi pero parang pakiwari ko magkakaroon yan ng issue sa mga susunod na araw at panahon dahil Naman, nakikita naman daw yung nangyari ngayon. Ano? Anyway, ilan din hong mga individual pa yung naghain din ng kanilang COC. Yan ko nga sa Sopitel. Yan ho kasi ginawa yung hindi na ho kasi sa Intramuros kasi medyo may kasikipan doon. At the same time, just tanggapan ng COMELEC, bagamat ilan lang ho sa mga kinakailangan na personalidad ang dapat lang mong dalanta. Nung mga, doon sa all normal, ano? Bagay, nung nakaraang taon, kahit may pandemic na labag pa rin eh. Anyway, ngayon, mga kaibigan, yung pagpunta dyan sa mga, dyan sa pagpapiling ng COC, medyo, ang syempre, ang inaasahan, yung mga never heard, but merong mga titulo. Hindi sila gaanong pamoso, di sila kilala, di sila tanyag, pero may mga pinagtapusan. Ayan. Kaya hindi rin mawawala na bakit? Masama bang mag-aspire na maging lingkod bayan? Ayan. Ilan daw sa mga tao, individual na naghain ng COC ay mga doktor. Doktor, abogado, ekonomista. Hindi nyo mga kilala. Pero yun ho ay may mga titulo. Oh, ano ba mga pangalan yan? O bakit? Baka masingil tayo? Hindi naman, magpailing pa lang to ng Certificate of Candidacy. Oh, saka, hindi naman mga kilala. Kaya nga, babasahin natin para makilala eh. In fairness.
Uy, meron dito isa. Ilang beses na kumakandidato to at kumpare ko to. Ninong to ng anak ko. Mula nang maging ninong siya ng ako, lagi na siya nagtago. Si pareng Abner Apuang. Pareng Abner! Nagain ka pala ng COC, ha? Kabilang dyan niya, si Lutgardo Barbo, Bay Maylin Smael, Norman Marquez, at Bertito Del Mundo, at si Abner Apuang. Ang matapang na pulis, ayan. Sa party list, naghain ang kandidaturang AGAP, Kabayan, Diwa Party List, Pilipinas para sa Pinoy, Alona at Democratic Workers Association. Ngayon din, ang ilang pang mga samahan organisasyon na naugnay sa kanilang mumunting samahan na may layuning magtulungan, TODA, Cancer, People's Volunteer Against Illegal Drugs, Patriotic Coalition of Marginalized Nationals at One Pacman. Mm-hmm. Yan mga kaibigan, ang mga updates sa nangyari ho sa maghapon, unang araw ng filing ng COC of Certificate of Candidacy ng ating mga aspiring officer or official ng bayan at bansa. Punta tayo sa Ilocos Norte, Ronda, Provincia. Idol Domingo, Ronald, come in. Yes, magandang hapon na kasamang Edwin tungkol sa unang araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy dito sa lalawigan ng Ilocos Norte ay wala pang masyadong nag-file ng COC dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Napag-alaman natin na kasamang Edwin sa Commission on Election sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte, yung mga incumbent pa lamang ang naghahain ng kandidatura sa COMELEC office sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte. Yung nakaupong alkalde na si Mayor Romel Labasan at saka yung vice mayor niya ay yung nakaupo pa rin vice alkalde sa ngayon. At karamihan sa mga sanggunyan na bayan ay ka-line up ang naturang alkalde. Pero sa provincial level, kasamang Edwin, kagaya ng gobernador, vice-gobernador, at mga bukal, ay wala pang nag-file ng certificate of candidacy sa provincial level. Kasamang Edwin, at malalaman natin sa mga darating na araw na talagang doon na natin makikita kung sino-sino yung maglaban-laban. Ang matinding tinitingnan ngayon dito sa lalawigan ay yung pagka-gobernador, vice-gobernador, yung congressman sa 1st district at congressman sa 2nd district kasamang Edwin. At dito ngayon ay talagang magkatunggali sa politika yung Marcos at saka Parinas. Kasi sa 1st district ay alam natin yung nakaupong kongresista sa 1st district ay si Congresswoman Ria Parinas, yung anak ni dating Congressman Rudy Parinas. At ang makakalaban niya ay yung panganay ni dating gobernador at dating senador Ferdinand Bongbong Marcos. Kasamang Edwin, sa kina-gobernador naman ay mayroon tayong nababalitaan na may pamilya Farinas na kalabanin si Governor Macho Marcos Manutok at sa bilang rin dito sa Vice Governor. Ang naipapabalita dito na lumaban naman kay Vice Governor Cecil Araneta Marcos ay yung nakaupong board member sa 1st District na isa sa mga anak ni dating Congressman Rudy Farinas sa kasamang Edwin. Hindi nagbabago yung mga pangalan ng politiko diyan sa Ilocos Norte, no?
By generation to generations, ano? Yes, kasamang Edwin, talagang dito sa Ilocos Norte, labanan ngayon muli ang Marcos at Fariñas. Alright. Okay, ang report proper natin, umaabot sa 100,830 ang kompleto na ng kanilang bakuna laban sa COVID-19 dito sa Ilocos Norte. Ganun paman, ipiniwanag ni Provincial Health Officer Dr. Josephine Rueda sa nakatumbas pa lamang ito ng 23% ng puntirya ng Kagawaran ng Kalusugan o DOH na 70% ng populasyon na mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Ayon sa kanya, ito ang pinapangarap ng bawat isa, lalong-lalo na kay Governor Matthew Marcos Manotok dahil sa kanyang paigpit na pagnanais na mabuhay ang buong lalawigan sa ilalim ng new normal. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga kababayan, lalong-lalo na ang mga senior citizen na magpabakuna na. Inayag niya na sa ngayon ay marami na naman ang bakunang dumating sa lalawigan na kinabibilangan ng panglimang bahagi na ng AstraZeneca na binili ng pamanang panlalawigan na 570 vials na magagamit sa pagbabakuna ng 5,700 na mga kababayan. Maliban dito, sinabi ni Dr. Ruedas na may 15,000 pang dumating na Sinovac. Umaasa ang provincial health officer na kung tuloy-tuloy na ang maraming darating na bakuna sa lalawigan ay makakamit ang herd immunity bago magtapos sa taong kasalukuyan. So yan ating mga nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Simpilang Maitudong Lakas, TWIC. Alright, thank you, Ronald. At sa yung double report, kala ko yung una eh, tapos na eh. Sabi ni Parang Jeric, naisan mo kami, Ronald, ha? Kala namin eh, tapos doon sa report ni Fariñas at Marcos yung nire-report mo eh. Oh, dalawang report. Two birds in one stone. Thank you, Ronald. Idol! Idol ka talaga. Samantala, dako tayo sa Bataan. Sa pamamagitan ni June Brinkula. June, kamusta na dyan? Magandang gabi. Ito, matatawa ka rito. Isang 102 years old o isang 102 taong gulang na super lolo na tagalusod ng Balanga dito sa Bataan ang namatay sa COVID-19. Hmm. Siya ay kabilang sa siyam na mga bagong pumanaw sa natural sakit ayon sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na karating sa tanggapan nitong si Governor Abet Garcia. Dahil dito, ayon dito kay Dr. Rosana Bukahan, Provincial Health Officer dito, ubalo na nga sa 976 ang kabuuan bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa buong probinsya. Ito ay mula noong January 2020 hanggang sa kasalukuyan. Ang iba pa mga pumanaw ay kinabibilangan ng isang 89 years old na babae sa Abukay, isang 49 years old na babae sa Abukay pa rin, isang 69 years old na lalaki sa Bagak, isang 76 years old na sa lusod ng Balanga, isang 22 years old na lalaki sa Balanga pa rin, at 67 years old sa Bayan ng Limay, isang 24 anyos na lalaki sa Marabeles at isang 72 years old na lalaki sa Orani pa rin. Samantala, ayon pa rin sa report, 169 ang nadagdag sa mga gumaling kaya pumalo nito sa 22,774 habang 131 lamang yung nadagdag sa mga kumpirmadong kaso kaya umaabot na to sa 26,834. Bagyan na tumaas naman sa 3,085 ang mga active cases. Samantala, kabilang sa mga bagong nagpositibo sa COVID-19 dito sa Bataan ay itong si Abukay Vice Mayor Romy Tagle. Sa ating pahabol na balita, ngayong araw, wala pang nag-aay ng kanilang COC sa COMELEC para doon sa matataas na posisyon dito sa lalawigan ng Bataan. Karaniwan kasi dito sa amin sa lalawigan, yung last two days ng filing, doon nagpapail yung ating mga kandidato para sa matataas na posisyon dito sa lalawigan ng Bataan. Yun na report, yun Bingo nagulat, simple ang metodo na kas DWIC. Yun! Yes, nakaka. Ang unang nag-file dyan, adelantado, wala pa yung filing na yun dyan, yung si COVID. Tama ka, tama ka, oo.
Kilala mo ba yan si COVID? Magdadalawang taon na si COVID nito. Ayan kayo, no? Pero hindi, hindi naman sa... Sabi kay minemenos natin yung report mo. Lalong-lalo na. Napansin ko lang kasi doon sa report mo. Karamihan ng mga namatay. Bagamat tayo ay sensitive at nakikilalamhati sa kanila, nakikiramay. Pero yung age nila, yung mayroong namamatay na nandun, sabi nga natin, liyabo 40. Yun, medyo talagang quite alarming. Pero yung, ang karamihan kasi, mula 70 years old pataas. Tama ka. Yun naman talaga ang departure, ano natin, departure age, na, age natin dito eh. Tama ka nga, nga sabi ko, nabanggit ka, medyo mapapangiti ka dito dahil yung 102, di ba, given na ito, naunawaan mo na, kasi ng 89, nabanggit mo nung nakaraan. Inilagay diba? Pa yung 102 na COVID. Diba? Oo. Diba kaya nga, inisip natin na yung mga kababayan dito na nagugulo lalo dahil sabi niya lahat na lang ng magkasakit, lahat na lang mamatay, sinasabi mo yung COVID. Eh, totoo lalo naman. May narinig ka bang trangkaso ngayon? May narinig ka pang salitang trangkaso? Oo nga. Oo nga, tama ka. Nabula sa kalendaryo, nabula sa ating lingwahe yung trangkaso ha. At sa atin, lalo yung Bulacan, Pampanga, Bataan, isa lang klima dyan eh. Sabi ng mga matatanda ng mga doktor, ito po ay panahon ng trangkaso, lagnat, sipon, ubo, pero nagagamot po ang ordinaryong mga may katawan yan, sabi ng ating mga babayan sabi dito. Sabi ng mga matatanda doon, ano? Tuob nga lang yan. Yung suob lang yan eh. Lalo na kung ikaw ay masama pakiramdam mo, gusto mong pawisan, mag-steaming ka lang, steam. Actually, ginagawa ko yan, tsaka may nito tubig. At dito kasi sa may lugar namin, tabing dagat kami. Kaya kung minsan nandun ako, naramdaman ko na eh, pagka nasa tabing dagat na ako, lumulwag yung paghinga ko. Dahil nga, sa allergy at sipon, yun pala yung moisture ng hangin, merong asin. Yung pala ang sekreto noon. Nung ako medyo makaramdam ng di kagandahan dyan dito, dahil si Winner nagkaroon din, di ba? Nakarecover naman. Okay. Pumunta ako dyan, di ba? Naglubog ako sa dagat, sumisid ako ng medyo, kakayanin ko hanggang humiga. Nung makaahon ako de pasintabi sa naghahaponan, sabog uhug ako nawala na. Yung asin. Ayun nga ako kasi hanggang ngayon sa edad 20, nakakapanik pa ako sa bundok. Pagbaba ako ng bundok, dalawang wasla ako doon, maganda ako na yung pakaramdam ko kinagugulat tayo, 102 years old, 89 years old, COVID pa rin. Okay. Diba? Lalo nakakabahala. Pero sabi nga natin, yung natural na paraan ng paggagamot na napagis na natin sa ating mga magulang, hanggang ngayon, epektibo pa yan, kaka? Oo. At isang maganda lang man dito, sa situation ng pandemya na to, hindi mo sa paborito mong bayan, kaka, ito patuloy yung pagbaba ng kaso ng COVID-19, yung mga aktibong kaso. Kaya siguro, sa mga susunod na panahon, makakaprating ka na sa ating, dyan sa bayan ng Marabeles, kaka. Bukas, pupunta ako. Huwag mo na. Mga October, November na. Tama mo ako. Sige. So, ilang mo na. Ingat-ingat mo tayo. Mula dito sa Bataan. Balik sa inyo dyan. Thank you. Si Kuyang. Dyan po naman sa Bataan. June Brinkola, mga kaibigan. Centro Luzon, Johnny Gole. Johnny, come in. Yes, kaka. Magandang gabi. Maabot na ngayon sa 44,588 itong kabuang kaso ng COVID-19 na dito sa lalawigan ng Pampanga as of June o September 30. Bulletin ng Department of Health. Ito'y matapos makapagtala itong probinsya ng 292 na bagong kaso na nagpositibo sa virus. Sa nasabing bilang ngayon dito sa mga health officials dito sa lalawigan na nasa 5,377 dito ang naging aktibo at 36,000 ang naka-recover na dito sa nasabing sakit. Samantalang maabot naman sa 2,282 itong recorded mortality dahil nga sa COVID-19 nag-umpisa noong nakaraang taon na. Kaugnay nito, nakikiusap ngayon itong lokal na paraan na sa mga mamamayan na sumunod pa rin sa safety standard protocol sa kahit bahagyang bumagal nga itong kaso ng COVID-19 itong mga nakalipas na araw. Ayon dito sa health department, hindi pa rin ibig sabihin na maganda na itong pinakikitang datos ay magiging kampante na. Ayon dito sa Pampanga ISF, dapat sumunod pa rin ang mamamayan
sa mga ipinahiral na protocol. So pag hindi tumaas pa itong bilang ng mga nahahawaan ng COVID-19, na patuloy din itong isinasagawang mass vaccination sa bawat bayan at syudad, depende sa mga dumadating na lokasyon na ng bakuna mula sa Department of Health. Sa bayan ng Magalang, Pampanga, sinabi nitong si Mayor Romulo Epekto na nagsisimula na ang Municipal Health Office sa pagbabakuna sa A4 Group o itong mga essential workers sa kabay na itong second dose para doon sa A3 Group o itong mga senior citizen with comorbidity at persons with disability. Ayon dito kay Epekto, pangarap nila na kahit 70% ng kanilang mga mamamayan ay mabakunahan na ngayong taon na paniwala ng mga health officials dahil sa dumadami na ang itong nakakatanggap ngayon ng bakuna, kaya unti-unti na lumiliit ang kaso ng COVID-19 dito sa Laloigan dahil sa kakulangan nga ng storage facility ng mga munisipalidad para mag-imbat ng bakuna ay ang direktiba ng alkalde kapag may dumarating na bakuna agad na itakda ang mass vaccination ng Municipal Health Office na ibinadaos naman sa kanilang sa covered court at maging dito sa municipal compound. Kamusta naman? Ano yung ano dyan? Unang araw ng filing ng COC sa mga local candidates dyan sa Pampanga? Matumal, kaka, no? Kanina sa kinover nating lugar, malapit-lapit sa atin dito sa bahay ng Magalang, Pampanga, isa lang yung nag-file kanina pag maaga pa. Wala pa nga, hindi pa nga dumating yung mga COMELEC registrars natin, personnel, ay mayroon nang nag-file ng kanyang certificate of candidacy. Itong isang kumakandidato ng vice mayor, independent, itong si Kapitan Joseph Guzman, kasalukuyang incumbent barangay captain dito sa San Antonio sa bayan ng Magalang, Pampanga. Maliban dyan, ay wala nang nag-file. Siguro bukas o maya-maya may magko-cover o makakuha tayo ng mga update reports do sa mga iba pang bayan, ano? Dahil alam ko meron na rin mga nag-file do sa mga ibang lugar dito sa Laloigan ng Pampanga. Pero yung kaninang kinover nga natin, itong bayan ng Magalang, Pampanga. So isang kandidato lang itong nag-file ng kanyang COC kanina. Okay. So yan muna yung... Okay? Thank you. Okay, balik sa'yo, kaka. Si John Egole, samantala, panghuli sa parada ng ating mga ulat probinsya sa Calabar Zone, si Mar Olete. Mar, go ahead. Ito nga, sa ulat ng Provincial Health Officer, si Dr. Rosbilinda Usaita, dito sa ginanap na joint meeting ng Batangas Interagency Task Force Against COVID-19 at Provincial Health Board. Itong kamakalang araw ay ibinahagi nito na umabot na sa 20.28% o 550,004 na mga individual na nakatanggap ng second dose o mga fully vaccinated na. Samantalang 31% to 35% o 682,069 ang naturukan ng unang dose sa target na 70% ng populasyon na naluwigan ng Batangas. Inilahad din ang Department of Health ng Batangas sa PSO ang naging malaking papel ng One Hospital Command sa mga Batanggenyo at mga pasyente sa paghahanap ng mapagdadalhan ng ospital sa panahong ito. Ang mga bakunang natanggap ng Batangas Province ayon kay Dr. Usaita ay binubuo ng 588,903 doses ng Sinovac. Ito'y nangunguna kakang Edwin at 168,468 doses naman ng AstraZeneca. 74,100 doses naman ng Pfizer at 70,308 doses naman ng Moderna at 64,000 doses naman ng Janssen. 40,000 doses ng Sinopharm at 4,350 doses ng Gamaleo Sputnik V ang pinakamababa. Nakapagtala ang Batangas One Hospital kumand sa loob ng isang linggo ng 91 hospital referrals, dalawang reported calls para sa mga pagdadala ng mga isolation facility, dalawang reported calls para sa mga dialysis at patients na nagpositibo sa COVID-19 at 13 ang naulat dito na mga buntis kung saan ay 8 sa mga ito ay COVID-19 positive at 38 naman ang mga naisagawa sa telemedicine. Nagpapasalamat si Governor Mandanas kung saan ay nag-file na rin ngayon ng kanyang COC kasamang Edwin, kasama pa rin ang kanyang vice gobernador na si Mark Leviste. Sa unang araw ng Oktubre ay nakita natin dito na sila ay nagsama-sama pa rin ang kanyang mga team
na nag-file na ng kanilang COC bilang gobernador at vice gobernador. Samantala, tuloy-tuloy nga ang serbisyong ginagawin ng PSO sa Batangas province upang mapagserbisyuan ang mga Batanggenyo ng ilangan ng tulong medikal sa panahon ng pandemya. Yan ang ating ulat mula sa Calabarzon. Mar ulit ang nag-ulat para sa Pinang may todong lakas. DWIC. Kompletos, Ricados, yung report ni Mar Olete at magmula lang sa is, of course, pumarada yung ating mga tagapag-ulat sa probinsya na kompleto natin sa unang bahagi o ng 30 minutos, ilang mga pasakalye, tapos metro reports, second gap, yung ating po namang mga tagapag-ulat sa probinsya. At kompleto, Ricados, ang ating balitaan gabi-gabi dito po naman sa ating balita na serbisyo pa. Of course, ang serbisyo, inawawala, napaksahu natin yung hinaing ng mga taga LRA o mga LRA, yung mga natutulog sa LRA na kinakalampag ng mga taong nangangailangan ng inyo po ng mga atensyon. Parang uhaw sa atensyon yung mga taong nangangailangan ng atensyon ng LRA, Land Registration Authority. Ano ba kayo? Eto, may nag-text si Mr. Jonathan Castillo. Sabi niya, mag-interview ka ng postal ng organisasyon ng mga developer at malalaman mo ang problema sa LRA. Aha! Merong alam si Mr. Jonathan Castillo. Ah. Ano kaya ibig niya ito sabihin nga postal? Siguro mga nakaposisyon dyan sa postal ng organisasyon ng mga developer. Naman. Sige ho, ipapalop natin yan. At hanggang sa Lunes, bibigyan natin ng atensyon itong bagay nito sapagkat kahabag-habag daw yung sitwasyon. May may tumawag sa akin at nakiusap na pagtuunan natin ng pansin ito sapagkat di na daw nila matiis at miyat-miya ay humihingi ng pansin. Yung ilang may mininga nilalakad dyan sa LRA na hindi alam kung paano ang kanilang proseso ngayon at ang idinadahilan pandemic. May papasok daw pag hindi nagbibigay ng kaukulang anunsyo pag dagsana doon yung iba madaling araw para nakapila na pagkatapos biglang sasabihin ng mga gwardiya ay 20 katao lang po ang tao dito ang aming i-entertain eh tinamaan kayo ng magaling nako alam niyo yung lupa na inyong inaasikaso yung lupa din ang itinatabon sa atin kaya sari, seryosohin niyo yung problema na yan. Philippine Standard Time, 33 minutos magkalipas ang alas 6 na ng gabi. Balita na, serbisyo pa. PWIC. Balita na, serbisyo pa. Nagbabalik ko ang ating huntahan. Ngayon po namang gabi na, mga kaibigan. Gabi na, Friday, a primero de Octubre. Unang araw ng October, no? At siyempre pa, medyo iba na ang magiging focus natin ngayon. Nakapokus ang marami. At higit lalo rin mga politiko dito sa isang linggong gagawing pag-aantabay ng Commission on Elections sa pagsusumiti nila ng kanilang COC o yung Certificate of Candidacy. Kasi magkakaroon pa huyan ng ano. Pagkatapos mag-file sila hanggang 8, magkakaroon pag-aaralan pa ng COMELEC yung mga isinumiting COC. Kung yun ay karapat dapat. Kanina, dati may parang sarsuela dyan sa COMELEC pag nagpapile ilang mga nuisance candidate. Pero hindi naman nung nawawala yan dahil nga, sabi nga natin kanina, basta ang isang Pilipino ay Pilipino. Dito pinanganak at nasa sapat na gulang. Marunong bumasa, marunong sumulat. Pero dapat sinabi doon, dapat nasa makatinuan ng utak. May nakasama yun eh, no? Dapat able to write and read at rational ang pag-iisip. Ayun, medyo din yata sumaltik eh. Eh, maraming may saltik. Sa bandata, napag-uusapan no, yung ano, yan sa Ilocos Sur, ito nakakatawa, ito classic, sa Ilocos Sur. Head-to-head daw yung labanan. Alam nyo, head-to-head. Sa pagitan ni Narvacan Mayor Luis Chavit Singson at anak niyang si Ilocos Sur Governor Ryan Singson. Paano naging ito? Magtatay? Magkalaban? Magkaminsan talaga sa politika, no? Malinaw na malinaw, eh. Masisisi niyo ba yung mga tumatakbong ito? Eh kayo mga butante, kayo nagluluklok sa kanila. Pareho naghain ho ng COC mag-ama. Ito, walang talo. katandem alam mo katandem ni Governor Chavit ni Mayor Chavit sa pagkakandidato sa yung kanyang vice governor kung sino edi kapatid niya. Tatakbo naman gobernador habang running mate naman ni Ryan
misis niya. Samantala, sa Cavite naman, naghain ng COC yung pagkagobernador, si incumbent Cavite Governor John Vic Remulla. Katandem niya si Councilor Athena Tolentino, anak ni Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino at Cavite 8th District Abraham Bumble Tolentino. Si Senator Francis Tolentino nung mga panahong nag-election noon, 2016, di ba? Dito sa atin ang nagplatuntunan si Governor Francis, si Senator Francis Tolentino. 6:40 na mga kaibigan, kakatuwa no, mga politiko. Kaminsan, masisisi nyo ba yung mga politiko ang kumandidato, binoboto ninyo eh. Tapos magsisisi tayo, ba't ganito? Parang ang politika sa ating bansa ay nagiging sort of family business. Anyway, 6:40, mga kaibigan, ilan pa rin ho sa mga karagdagang impormasyon at balita. Siyempre pa, ang inyong mga sagot sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Tinanong ko kanina kung maituturing ba na super spreader ng COVID-19 ang religious gathering. Ang mga sagot, hindi lang religious gathering, pati nga political gathering, ang sagot ni Ronnie Ramos. Ano pa ba naman ang gusto ninyo? Maraming may COVID ngayon sa kumbento ng mga parit madre. Gusto nyo bakang makahawa? O kami ang magdadala ng virus para sa inyo, konting tiis lang, di naman kami magkukulang. Nakatago lang naman, o nakatago lang ang para sa simbahan. Ayun. Pwede, wala na yata ano eh. Bagsak na koleksyones eh. O kung pwede naman, ano, si Romulo Casinyo, maging disiplinado at honest sa sarili. Kapag may nararamdaman at hindi pa bakunado, huwag munang pupunta sa simbahan at matataong lugar. O nga naman, hindi mo naman kasalanan kaya ka din nagsimba kasi may kadahilanan ka naman, masama pakiramdam mo. Dito, kabilin-bili na ni boss, pag masama pakiramdam mo, eh huwag kayo napapasok. Okay lang yun, magsabi lang kayo. Si Noel Toledo, sabi niya, pwede. Nagsaya ka pa ng effort. Ilan pala yung sasagot mo? Si Gio Madrid, mas super spreader siguro yung lugar kung saan nagpapail ng COC mga kandidato. COVID-19 at COVID-19, kumakalat na. Sabi niya ganun. Si Tricia Vanessa, kakalat ang COVID kapag hindi tayo susunod sa health protocols, hindi sa pagpunta sa simbahan. Yun nga naman, ano. Si Joseph Jesus, kahit saan tayo naroroon, eh pwedeng magdasal. Ang mahalaga, naalala natin ng Panginoon at gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Tama, yun lang naman, di ba? Nung sinasabi si Kristo, sinisilo siya ng mga pilosopong tasyo ng panahon ni Kristo, di ba? Sinisilo siya ng mga Bible scholar. Sabi sa kanya, ano ba yung 10 utos? Sabi niya, alam niyo, yung 10 utos, maisasum up yan, mailalagom natin yan sa dadalawang kautusan. Una, yung mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pagkatapos ay mahalin mo ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Totoo nga naman, ano? Andun lahat, summarize dun. Samantala, si Ben Felipe, hindi COVID ang salot. Intayin nyo yung sa halalan 2022. Tapos, kapag naupo na sa pwesto, ayun na. Ka-leche-leche-pla na. Reckless spreader na ang ating tax. Una-unahan na sa pag-pile. Una-unahan din sa COVID-19 sa bayan. COVID-19 ah. Robert Laguerta. Hindi, kasi namimili lang ang virus na ngahawahan nila. Wahahaha. Magano pa siya. Si Jonathan Castillo, may documented super spreader events ang religious gathering sa Korea at USA. Wala sa Pilipinas kasi wala namang contact tracing. Daniel Licos, doon sa Comelec ang super spreader. Sana naman matigil na ang pagnanakaw ng mga nasa pwesto ng kabanambayan kahit para na lang sa mga susunod na henerasyon na ang isipin natin. Resolvehin na natin ang problema at huwag na natin ipasa sa iba. Ay naku! Makapagsimba na nga lang, sabi ni Daniel Licos. Gin Kazama, ipagdasal at ipagtirik natin ang kandila mga kandidato na sana ay lumiwanag ang kanilang isipan, huwag gumawa ng masama at huwag magnakaw dahil bawat perang ninanakaw nila lang sa kamanambayan. Maraming pamilyang naghihirap sa buhay, maraming batang naapektuhan, sila pa naman ang pag-asa ng bayan. Hindi kandidato yun, reaction lang yun, ikaw talaga. Nagpapahala ka dyan, parang bayad ka nung nag-text na yun. Ronnie Ramos,
Ano pa ba naman ang gusto niyo? Maraming may COVID ngayon sa kumbento ng mga pare at madre. Gusto niyo ba kayo na manghawa o kami ang magdadala ng virus para sa inyo? Konting test lang naman. Hindi naman kami nagkukulang. Robolo Casino. Maging disiplinado at honest sa sarili. Ayun, mga nabasa na natin ito kanina. So yan ho ang ating mga poll answers galing po sa ating mga taga-subaybay. Pinatatawagan po namin, pinatatawagan ko sana si spokesman James Jimenez ng COMELEC. Super busy ho yung mama. Nandun ho ngayon sa Hotel Sofitel at tinitingnan nga ho mga kaibigan. Ay, super busy siya. Hindi niya siguro nakikita ang tumutunog yung kanyang telepono o sinagot. Eh, pakisabi kay Edwin, ang dami pang tao dito. Hindi ang masagot. Oh, anyway, naintindihan natin yan. Bukas naman kasi weekend. Ano? At sa Monday, Mr. James Jimenez, siguradong di matutigil ang tunog ng telepono mo gabi pa lang o umaga pa lang ng Lunes ay maraming mag-i-interview sa'yo. Alright. 6:45 mga kaibigan, tuloy-tuloy na mga kakibat ng public service ng ating program. Pagkatapos ng ating mga reaksyones, yung ating namang trabaho opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Trabaho. Dito lang sa balita na Serbisyo. Of course, ang career guide, ito ay nangangailangan po itong info@dwsphilippines.com. Sila ho'y nangangailangan Diffusionware Solution Philippines Incorporated, itong kumpanya ng ito. Diffusionware Solution Philippines Incorporated. Hiring sila ng project officer. Padala daw ho ang inyong resume sa info@dwsphilippines.com. Gayun din naman, itong Hyundai Motor Philippines Incorporated, hiring sila ng sales manager. Kailangan marunong kayo magsalita ng Korean and English. Ano nga sa'yo? Ano ang sakin? Parang ganun, di ba yung ano, Koreano? Ano nga sa'yo? English. How are you? Ayan. Send your resume sa WONI. Ayan, dalawang W tapos ONY, wwoni@hyundai.com. Yan, sales manager kailangan nila. Hyundai Motor pa rin. Kailangan pa rin nila ng finance manager. Kailangan din marunong magsalita ng Koreano at Ingles. Doon sa binigay nating link, pwede kayo mag-apply. Ganun din, mga kaibigan. Isang kumpanya lamang ho ito. Alright, mga kaibigan, yan ho ang ating trabaho opportunities. At 6:47, ngayon po namang hapon sa pagpapatuloy pa rin ng ating program. Bukas ay weekend. Ano ang ginagawa ninyo pag weekend? Siyempre, family day, doon sa mga may day off, katulad ko bukas, day off ko, edi sa bahay lang. Pagkatapos, kung may malalaban, malalaban. Nadalaw sa ate. Ayan, ganun lang naman ang routine natin pag weekend. Anyway, ilang pa rin o sa... At may, meron palang paliwanag kagad, yung COMELEC, doon sa sumisilip ng mga paglabag di umano diyan sa pag-hailing ng filing of candidacy. Sabi ng COMELEC, hindi daw maituturing na paglabag sa batas ang mga mangangampanya pagkatapos maghain ng kandidatura ayon sa COMELEC. Bakit? Anong paliwanag nila? Sabi ni Commissioner Marlon Cosquejo, batay sa Omnibus Election Code, hindi batayan ng diskwalifikasyon ang pangangampanya kahit di pa opisyal na nagsisimula ang campaign period. Eh, yun lang, pagpapile ng certificate of candidacy, ano ba yun? Senialis na yun na nagpapakilala na. Oh. Basta wala daw sinasabing iboto niyo ako. Ipapakilala na. Alinsunod ani yan sa desisyon ng Supreme Court kung saan may kakonsider lang ang isang tao na kandidato sa pagsisimula ng campaign period. Ano tawag sa kanila ngayon? Nagpile ng COC. Hindi pa si... Pero parang ang conflict, ang hirap isipin, ano? Mga abogado lang talaga papaliwanag nito. Si Attorney Mac. Dapat pala si Attorney Romulo Macalintal, nakausap natin, ano? Anyway, magsisimula ang campaign period sa national position sa February 2022 habang sa March naman ang pangangampanya para sa local position. Pero hindi na kayo nasanay sa Pilipino. Once na nagpile yan ng ano, once na nagpile yan ng COC, bukas lang yan o kaya itong buwang buwan na to. Nadadalas na yan doon sa kanilang mga locality, lalo yung mga local official. Oy, kumare! Dahan muna ako dyan! Oy, kailan lang ang pinyang ng anak mo? Ayan, oh. Sige lang. Oh, yung mga ganun.
mauusan na yan, ano, madadalas na ngayon yung binyagan, yung kasal. Tapos pag may mga nang matay, lagi nang ganyan. Kundi man, pinadadala po ni ganito yung bulaklak. Ayan. Kasi ngayon, mahirap nga pumunta. May protocol ngayon sa mga lamay. Ano? Wala na yung mga panahon na pagpunta ng kandidato sa patay, tatayo dun sa gilid ng ataol. Parang mga pelikula ni Edgar siya noon. Tapos, lalapit yung may bahay. Nako, mayor! Huwag ko kayo mag-alala. nandito lang ho kami. Ayan. Ngayon, wala na ho yun. Old normal na yun. Ngayon, bagamat to top it all, sabi ho ng mga lumalabas na reaksyones, maayos yung unang araw ng filing ng candidacy para sa 2022 election. May nag-text dito Kanina po, may mga lumilipad na 500. Saan yan? Punta natin, Jerry. Ayoko sabihin, baka mamaya, iligaw pa lang tayo nung ilang mga nagtetext na ito, nangunguriente lang yan. Kala nyo naman mapapaliwalaan nyo kami. Oh. Anyway, it's 6:50, mga kaibigan. May mga pagkakataon lang nila, sabi gan, na kailangan magpaalala yung mga poll officers sa mga tao na panatilihin yung physical distancing. Kanina nga nakita natin, di ba? Walang-wala. May mga dala pang bandera, handang-handa sila . Tapos sasabihin ni, hindi naman namin alam na sasalubong yan . Magtataka ka rin magkaminsan, ano? Kung saan sila kumukuha ng ganung mga teknik ng pagsasalita. Ang hirap paniwalaan. Anyway, ano pa mga bawal na dapat ho ninyong matandaan ngayon? Bawal na ho ay nagdadala ng armas. Yung mga may-ari, bagamat kayo may armas, di kayo pwedeng maglagay niyan, magdala niyan sa inyong sasakyan o kung ano man. Dahil yan ho ay labag na labag sa COMELEC rules. At mismo nga ho si General Eliazar, ang hepe ho ng PNP, ay nagsabi na yan ay para maiwasan daw yung paggamit ng mga tiwaling politiko na mga loose firearms. Akala ko kakandidato si General Eliazar. Buti naman, no? Ay sabagay, di pa naman tapos . Malay mo pa gumatapos. Kasi may mga balibalita, di ba? Kaya daw nadadalas yung dalaw niya sa mga kampo ng pulisya. Buong bansa . Buong bansa! Eliazar! General, love you! Hindi, sabi niya, ito'y kinakailangan po natin na ano, na maitabi yung mga firearms na yan. Kaya, epektibo yung gun ban noong pang 30 at yan po'y tatagal hanggang umaga ng October 9. So, naglabas na ho ng kautusan ng PNP chief. Tangi mga law enforcers, militar, pulisya, yung security guard, ang papayagan sila hong makapagdala ng armas. Ano ho? Well, yan ay isang magandang nangyayari ngayon. At kung meron mga pinaka-positive news for the week na dapat ninyong tatandaan, yung patuloy na downtrend, pabulusok. Yan, pabulusok, ibig sabihin yun, pababa. May mga nagsasabi, bumulusok ang COVID-19 at nadagdagan pa, hindi. Bumulusok, bumaba yun. Pag tumaas, sumirit o sumalimpapaw, yun. Sumirit o pumulandit. Parang mali . Lagi ko naririnig, bumulusok. Pababa yun, tapos ang taas. So patuloy ho ang pagbaba ng reproduction number ng NCR dito sa COVID at naitala ho sa 0.84 ang COVID-19 reproduction number sa rehiyon. Halos lahat nagka-COVID na . Halos lahat nahawan . Pero di ba sinasabi, paglilinaw ng mga health expert, not because na kayo ay nagka-COVID, kayo ho ay immune. Dahil doon sa mga bagong variant, mayroong mga nagka-COVID ulit at mas matindi. Kaya kinakailangan ho ay dali-dali naman ang solusyon . Pagsunod lang ho doon sa simpleng protocol. Stay home muna. Avoid gatherings. Kasi ang mga Pilipino, ever since talagang masayahing tao, palakapwa, party dito, party dyan, barkadahan dito. Medyo ang bagong normal na musbong. 2 taon na ngayon yung batang ipinanganak ng panahon ng COVID. Yung mga pangalan siguro ngayon COVID. lalaki yan ng iba na ang kanyang aktuasyon sa pakikipagkapwa.
Nakakalungkot lang kasi yung ilang mga estudyante, sabik na doon sa kanilang mga ka-classmate. Oh, di ba? Sabi nga ni Jericho, yung kanyang kapatid, parang pag nakikita yung mga classmate, iba yung ano eh. Yung nakaharang yung screen ng computer, doon ka lang nakatingin sa computer. Kaway-kaway, ganun. Mahirap eh. Iba talaga. Ginawa tayo, nilikha tayo, wala namang ganyan eh. Pero pasasaan ba? Ngayong medyo bumababa na ho yan at makagawa ng mga kaukulang depensa pa rin mga kinaukulan, eh tayo ay babalik dun sa nakasanayan na nating gawi na medyo hindi na tayo magdidikit-dikit. Wala nang sobrang yung kainan na pati inuman nga ngayon social eh. Noong araw pag nag-inuman talagang babait na magkukumpare. Oh, isang baso lang umiikot, no? Sabi magtagal na ang kamay sa ano, wag lang sa baso. Ay, magtagal na sa ano, sa baso, wag lang dun sa ano. Salitang lasenggo. Alam ni Jerry kasi lasenggo dati 'yun eh. Pero ngayon hindi, ano, pag magiinuman, nakikita mo talaga isa-isa sila ng baso, no? Tama naman 'yun. Napakasimpleng susundin yung ilang mga protocols para maiwasan natin yung super spreader. Na ang ikalulutas lang pala ay nasa atin din mismo na pagsunod, ano ho? Eto, huwag tayong pasaway. Alright mga kaibigan, maraming salamat ha, sa inyong pagsubaybay at syempre sa maghapon, nakinig kayo magmula kanina umaga dito sa DWIC at kasi pag umaga ay atin pong pinakikinggan yung ating mga kasama dito sa umaga, early in the morning ay yung ating balitaan. Pagkatapos yan, nasasabak na ang aking partner David Oro sa umaga. Yun ang naging dahilan kung bakit pagdating hapon, lupay-pay na si David. Bagamat nakikinig, eh siyempre, may inaasikaso din naman si paring David. Ano ho? Eh kanina, narinig ko naman kay paring Alex Santos, yung Bare Word of Life ni Bossing the Act, ang aming boss, D. Edgar Cabangon. Happiness is not a goal. It is by the product of life. Well live. Think God. Oh, think good. Think God. Thank God. Naku, ulitin natin. Kasi, kumbaga, bagsak sa audition. Sabi ni boss, happiness is not a real goal. It is the byproduct of a life well lived. Think good. Think God. Thank God. A relaxing, safe new month. God bless you all. October 1, 2021. Galing po yan doon sa aming bossing. Umaga pa lang ay in-spread niya na yan sa aming lahat na mga tauhan, not just here in DWIC kundi sa ALC Group of Companies. Alright mga kaibigan, ay nako, salamat Diyos ko at nakaraos na naman tayo, ganun muna nagwawakas ang pang-Biyernes na presentasyon ng balita na serbisyo pa. Hopefully, pabalik tayo by Monday, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito sa DWIC. At sa ngalan ho ng ating mga kasama, si Engineer Jeric Barreto, ang ating news producer Jenny Valencia Burgos at Rashid Loxin, ang aming social media writer si Angelo Baino, at ang ating communication assistant na si Micah Sariaca. Ako po si Edwin Eusebio. Ating pong tatandaan, ang paglilingkod sa kapwa isang pagpapala mula po naman sa Diyos. Susunod na ang Radio Klinika kasama si Miss Maru Pahati Sarne. Bye! Balita na, servisyo pa!